Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo sa third floor ng Philippine Information Agency para sa namang pagtatanghal ng Communications and News Exchange Forum. At sa araw nito, malugod po naming makakasama si Yusek Eduardo Batac, Undersecretary ng Department of National Defense, na siyang magpapaliwanag sa atin ng iba't ibang programa na ginagawa ng Department of Defense para sa ating mga veterano. Gayon din ay magkakaroon din po ng Araw ng Kagitingan at Bataan Day at mayroong mga programa na inahanda para sa mga veterano at sa paggunita ng napakahalagang araw na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil dito, nandito rin po ang Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office at ipapaliwanag din po ang mga benepisyo ng ating mga veterano. Walang iba kundi si Lieutenant General Ernesto Carolina. Makakasama din po natin ang ilang veterano at kanilang mga leaders ng mga veterano sa ating bansa. Sila po ay sina Commander Ricardo Madayag ng Philippine Veterans Legion, si Professor Teodoro Kalika ng Philippine Veterans Legion din, at si Brigadier General Arnulfo Banyes, United States Army Forces in the Philippines, Northern Luzon. Hingan na ho natin ang unang pananalita at pagpapaliwanag si Yusek Eduardo Batac tungkol sa mga iniisip nila at pinaplano para sa selebrasyon ng ating Veterans Day at ang Araw ng Kagitingan. Yusek Batac. Yeah, magandang umaga sa lahat ng ating mga panauhin ngayon at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa at mga nakikinig sa mga radyo. Matatapos na po ang buwan ng Marso and we're facing the month of April. Ang Executive Order 23 noong 1987 dineclare ang April 9 as a national holiday and dub it as ang Araw ng Kagitingan. And then in 1989, there was a proclamation 466, which declared from April 5 to April 11 as Veterans Week upang i-commemorate natin as a nation, as a people, ang ating mga heroic deeds ng ating mga veterano especially during the Second World War. Kaya sa Department of National Defense and in cooperation with different organization of our veterans, we have scheduled a number of activities, opening with a sunrise ceremony which we scheduled on April 4, a day earlier than the Veterans Week. Dahil po alam naman po natin na nagkataon lang na for this year, 2012, mag-umpisa po ang Holy Week natin, April 5 na. Kaya naisipan po ng Technical Committee preparing for the observance of Veterans Week at ang Araw ng Kagitingan na i-celebrate natin ang opening or initial ceremony for the Veterans Week on April 4. So we will start with a sunrise ceremony at 6 o'clock in the morning, libingan ng mga bayani, to be attended of course by our veterans, and we have encouraged especially our youth to participate and get involved in these observances. Alam niyo po, karamihan ng ating mga kabataan, including siguro marami sa inyong nandito ngayon, ay hindi na naaalala ang nakaraang Second World War. Masyado pa kayong bata o hindi pa kayo pinanganak noong mga panahong yon. So, very few have really remember the heroic deeds and the sacrifices that our veterans have made during World War II. Kaya kailangan po nating i-celebrate, i-commemorate itong panahong ito
just so as a people, as a country, we can remember the heroic deeds and the sacrifices of our veterans. Kaya yung April 4, 6 o'clock sunrise ceremony, masusundan ng wreath laying, nandun po ang ating Secretary of National Defense to lead the wreath laying for at the tomb of the unknown soldier sa libingan ng mga bayani. At ito po ay masusundan ng parade and review sa Hunters ROTC field sa Fort Bonifacio, Headquarters Philippine Army. Parade and review in honor of our veterans. So yun po ang paunang celebration natin. On April 7, we will celebrate the memorial at Corregidor. Pupunta po tayo sa Corregidor at meron pong ceremonies doon at meron din po tayo mga special guests to join us in again commemorating the heroic deeds of our veterans. And this will be capped on April 9, which is the main event, ang Araw ng Kagitingan, a celebration to be undertaken dun sa Dambana ng Kagitingan sa Mount Samat, and no less than our beloved President and Commander-in-Chief, His Excellency Benigno Simeon Aquino III, will be our special guest to celebrate that occasion. So once again, ang ating mga veterano will be there, and again, we have invited several youth organizations to join us in commemorating this event. The last affair for the Veterans Week will be April 10, which will be held at Capas, Camp O'Donnell. Ito po ang pinagdalhan ng ating mga surviving soldiers who defended Bataan and Corregidor. And they went through the hardships and difficulties of the death march. Kasama po dyan yung tatay ng ating Secretary of National Defense na si Captain Panon, si General Segundo Gasmin, and who luckily survived the death march. Kasama din po dyan, gusto kong isingit, ang aking yumaong ama na si General Gonzalo Batac, class of 1943 ng PMA, who was also captured in defending Bataan and Corregidor, and he was with the death march. Kaya sa amin, personally, and of course, as an abiding and responsible citizen of the Philippines, we would like the whole nation to participate and get involved with this different significant events that we will conduct during the Veterans Week. Maraming salamat, Yusek Batac. Hinga naman lang po natin ang unang pananalita at pagpapaliwanag si Lieutenant General Ernesto Carolina tungkol sa mga programa ng ating pamahalaan para sa mga veterano. At we would like to acknowledge the presence of Secretary Sani Coloma of the Presidential Communications Operations Office. Before we ask Secretary, General? Magandang umaga sa inyo lahat at sa ating mga kababayan. Ang pangunahing programa natin, syempre yung benepisyo nila. At marami tayong panukalang batas na isinusulong para maitaas ang antas ng kanilang mga benepisyo. Unang-una na dyan, yung kanilang old age pension. Kasi ang ating veterano, lalong-lalo na yung mga World War II veterans, ang tinatanggap lang yan yung old age pension na 5,000 pesos a month.
And masyadong matagal na yung batas na yon, it's an old law. At sinasabi nga nila, pang maintenance medicine lang, kulang na yung 5,000. So, na-approve na sa level ng Veterans Affairs Committee ng ating lower house ng Kongreso, yung pag-increase ng kanilang old age pension. Masyadong malaki yung outlay na kailangan dahil from 5,000 gustong gawing 10,000, kaya ang plano, hulugan. So, tataasan nila na 1,000 pesos per year for the next 5 years para yung 5,000 maging 10,000. So, sinusuportahan naman ng ating Committee on Veterans Affairs doon sa Kongreso na pinamumunuan ni Chairman Herminia Roman at ng ating National Defense Committee doon under ni Pong Biason, Congressman Pong Biason, at yung kanilang mga members. Isa pang masasabi natin antiquated na benefit, itong burial assistance. Pag namatay yung ating veterano, 10,000 pesos. Talagang kulang na kulang ng hindi lang panlibing, baka pang panlamay lang, kulang na yung 10,000. So, ito approved na. Up to the BICAM. So, yung 10,000 magiging 20,000 pesos. Isa pang masyado ng outmoded na benepisyo, yung disability. Marami tayong sundalo, yung disability nila, nakukuha nila sa combat, no? O, in line of duty, maputulang ka na dalawang paa, dalawang kamay, 1,700 pesos lang ang ating disability. Another very old law, no? And ang plano, maitaas man lamang ito sa 10,000 pesos. Dahil ngayon, yung 100% disability, 1,700 nga, pero yung 50%, 1,200 lang. So, 500 pesos lang ang difference, no? Sounds like a joke na mawalan ka ng capacity na maghanap buhay, 1,700 lang. So, ang balakid dito, yung total administrative disability. Meron tinatawag na administrative disability. Batas ito eh, na naipasa nung 1994. Ang sabi niya, yung veterano, pagdating ng age 70, entitled sa, he is deemed totally disabled. So, bibigyan mo rin na 1,700 pesos. So, magmula noon, more than 16 years, ano, ay hindi nakakabayad ng gobyerno. At umakyat yung pagkakautang, obligasyon natin sa mga veterano ng more than 20 billion pesos. So, nakabayad ng mga 4 billion at sa administrasyong ito, ay dalawang beses nang binanggit natin Pangulo na gagawin niya ang kanyang magagawa para mabayaran yung kapunuan na 4 billion pesos. Pinasok natin yon sa appropriations for this year. And our veterans, yung mga ibang leader nila nandito, ay talagang umaasa na after more than 16 years ay mababayaran ng buo, at least for the World War II veterans. Pagkatapos nun, i-refill na natin yon. Kasi nga yun ang nagpapalaki ng requirement para maitaas natin yung totoong benepisyo para sa totoong disabled. Yung mga totoong na disabled. Na ngayon, binabayaran talaga natin ng total administrative disability. Pero siyempre, habang tumatanda ang ating mga veterano, ang malaking problema nila yung hospitalization. Maski naman tayo, hindi ba? Pagdating, panay 80 plus itong ating mga veterano. 89 years old na itong si Commander Madayag. 88 naman itong si General Banyes, no? At si Professor Kalika, 85. Oh, yan na. So, problema talaga nila yung hospitalization tsaka medical care. So, yan ang tinataasan natin. Isa sa major program ni Secretary Gasmin. Si Secretary Gasmin, siya yung kauna-unahang Secretary of National Defense na pag-takeover niya ngayon, next day, nandun na siya sa Veterans Memorial Medical Center. At ito ay binibigyan niya ng tuon na maitaas yung kapasidad, no? Madagdagan ang budget. Pero sa administrasyon niya, yung isa lang kasi ating Veterans Hospital, nasa Quezon City. Ang veterano natin all over the Philippines. So, nag-accredit tayo ng mga government hospitals. Isusuportahan natin, dati 400 pesos. Sa time ni General Gasmin, ni Secretary Gasmin, at ni President Aquino, 800 pesos a day na ang ating sinusuporta. Kapag na-confine sa any accredited government hospital, yung ating veterano sa probinsya.
At binayaran natin yung premium para sa kanilang PhilHealth membership para sa World War II veteran. Para kung kulang yung 800 pesos a day, for 45 days yan, ay yung PhilHealth na ang magbabayad ng kapunuan. At in-expand natin itong supplement dito sa healthcare na binibigay ng veteran sa Memorial Medical Center. Yung mga outpatient na dati hindi libre ay sinasubsidize na rin natin. Gaya ng cataract, 16,000 pesos ang ating subsidy. Yan ang madalas na sakit ng ating mga veteran. Hip replacement, pag na-immobilize sila, bumibilis yung kanilang pagkamatay. At pati yung mga dentures, prosthesis, and so forth. Pero ang isang importanteng programa natin na labas sa benepisyo, yung paghahanda para sa future veterans. Dahil alam naman natin, hindi mawala yung threat sa demokrasya ng ating sa freedom ng ating bansa. Kaya balang araw, gusto rin natin masiguro na yung kabataan natin ay nakahanda rin. At gaya ng ating mga veterano, ay talagang ipagtatanggol din natin ang ating bayan. Kaya yung pinaliwanag ni Yosek Bata kanina, yung commemoration ay kasama dyan. At yung pagsusulat namin ng mga aklat tungkol sa history, sa heroicness ng ating mga veterano, para mabuhay yung pagmamahal sa bayan ng ating mga kabataan at makatulong tayo sa paghahanda ng ating mga future veterans. Maraming salamat at hingan natin ng pananalita at si Secretary Sani Coloma. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po si Yusek Ed Batac, General Carolino, ating mga ginagalang at hinahangaang mga veterano na kabilang sa ating panel ngayon sa ating pong pagdiriwang no, ng Philippine Veterans Week at ang darating na Araw ng Kagitingan. Marami pong salamat. Maraming salamat, Secretary Coloma. Tayo po ay napapanood sa PTV4 at naririnig ngayon at kino-cover ng Radyo ng Bayan. At may katanungan dito, ilan pa po hubang naiiwang veterano ng World War II sa ating listahan na general? Sa ngayon, meron pa tayong mga close to 24,000 na World War II veterans na buhay. Ha? At about 40 plus of them are more than 100 years old. Mahabang buhay nila. So marami pala tayong veterano at mahaba rin ang kanilang mga buhay. So matagal din ang kailangan na suportahan sila ng Estado. Paano naman po yung mga Korean veterans o kaya yung mga Vietnam veterans po natin? Ano po naman ang programa ng gobyerno para sa kanila? Buti na itanong ninyo yan. Yung sa batas kasi, yung mga ex-servicemen, yung nag-retire galing sa armed forces, yan si Yusek Batac, ay veterano din. So, yung World War II veterans sa mga close to 24,000. Yung post-World War II, marami na rin yan. Mga more than 20,000 na rin sila at taon-taon dumadami dahil meron nagsisisi 5 years old na AP retiree na tumatanggap ng pensyon. Now, kasama dyan yung mga Korean veterans at saka yung mga Vietnam veteran. Pero yung ibang World War II veteran, nagpunta rin sa Korea, kamakayan si General Banyes. Lumaban niya nung panahon ng Hapon sa Northern Luzon. Pero nung 1950, no? Pumunta rin siya sa Korea. So aside from the old age pension at ibang benepisyo na tinatanggap ng karaniwang veterano, itong World War II veteran, saka Korean veteran, at saka Vietnam veteran, meron silang educational benefit. So they are given one scholarship, isa lang naman na pwede nilang ipasa sa kanilang anak o sa direct descendants. Sa ngayon, meron tayong mga 2,500 na scholars. Tuloy-tuloy pa yung scholarship na yan. Paano naman po yung mga veterano natin na hindi man lang lumaban sa World War I, ay World War II, sa Vietnam o kaya sa Korea, ngunit sila ay nagsilbi sa ating Armed Forces of the Philippines? Ano naman po yung mga benepisyong natatanggap nila at ano naman yung parangal na ibinibigay sa kanila? Dahil masasabi din natin mga bayani ang mga taong nagsilbi sa ating armed forces. Yeah, tama yun. Oh. Yung mga nag-retire nga sa armed forces, by law, ay mga veterano din. In fact, kasama sila doon sa mga anti-dissidence campaign, Mindanao campaign, yung mga peace campaign natin. Ano? At dahil veterano sila, tumatanggap din sila ng old age pension na 5,000 pesos a month. No?
Pag namatay in line of duty, yung asawa nga nila may additional pa na 1,000 pesos death pension kasama yung mga minor children. And of course, kami rin yung nagbibigay ng disability pension. Kasama yung asawa dyan, may 500 pesos na dagdag doon sa 1,700 na tinatanggap ng ating veterano kapag kayong disability niya ay kanyang nakuha sa line of duty sa gera. Ano po bang, kumusta naman po yung RSBS? Di ba mayroon po tayong mga programa para sa mga veterano natin at kanilang pension? Kasi pag GSIS member ka, mayroon GSIS na kwan. Ng mukha yatang sa mga sundalo, ano po yung programa po natin para sa mga retirado nating mga sundalo? Yusek Batac. Well, up to now naman, lahat ng pension benefits is provided for under the Government Appropriations Act every year, no? So, yun pa rin ang sinusunod natin, although isinusulong natin ang panukalang paltan na yung dating RSBS by way of Philippine Military Pension System, a new Philippine Military Pension System. Ngunit dahil sa laki ng pangangailangan upang masuportahan itong pension system natin, and in fact, based on a study that was undertaken para pag-aralan yung ating pension system, darating po ang panahon na ang pension benefits given to retirees and also to veterans will exceed the salaries that are given to our active personnel. So, nahihirapan talaga ang ating gobyerno sa pagsuporta sa ating pension. Kaya minarapat po ng ating Department of National Defense na pag-aralan ito upang matulungan naman ang ating national government in trying to resolve the problem of funding the pension benefits of all our retirees and veterans. Not only to fund it, but also to improve it if necessary. Gagaya po ng sinabi kanina ni Yusek Carolina, na antiquated na yung ibang laws natin supporting veterans benefits. Kaya meron po tayo ngayon na study which was undertaken. There are a lot of provisions which will provide for the new military pension benefits. Ang maaari pong magawa dyan, because of the enormity of the task ahead and the funds that are required to make pension fund viable, there is a need to unify, for example, the pension benefits of all uniformed services. Kaya kasama na ho yung ating kapulisan, the PNP, yung Philippine Coast Guard, masasama din rin, hopefully, at yung ating ibang mga uniform services kagaya ng Bureau of Fire Protection at iba pa. Kaya kung malaki-laki yung population na isusupport and who will contribute to this fund, kasi heretofore, gobyerno na lang po ang sumusuporta, no? Kaya magkakaroon po siguro ng pagbabago and eventually, the new entrants to the different services will have to contribute towards the pension benefits when they retire in the future. Yun po ang ating ginagawa ngayon. Maraming salamat. Tatawagan naman po natin ang ating mga kasamahan sa media, si Josette Olivera ng Radyo ng Bayan. Thank you very much. Nabanggit niyo po kanina na marami na sa ating mga kabataan ang medyo nakakalimot, no? Ano po yung gagawin ninyo para maitanim sa marami nating mga kabataan ang pagiging makabayan tulad ng ipinaglaban po ng ating mga veterano? Well, the mere fact that we continue to celebrate and commemorate the different events in honor of our veterans, especially those who really sacrificed
not only themselves but their families, and to the extent that they had to render the ultimate sacrifice of laying their lives on the line. We commemorate this, and hopefully we are able to inspire our youth to also honor the deeds of our veterans. So itong mga national events na to, we see to it that we conduct ceremonies and we invite different youth organizations. Ang pinakamasipag pong nag-a-attend sa atin dyan ay ang mga Boy Scouts of the Philippines at saka Girl Scouts of the Philippines. In fact, dun sa mga wreath-laying ceremonies para sa ating mga veterano, and especially those who died during the past World War, and of course the Korean War, and also those who laid their lives during the Vietnam War, including na itong ating mga anti-dissident campaigns, and then of course the different Mindanao campaigns here in the Philippines. The Girl Scouts of the Philippines and the Boy Scouts of the Philippines have their own wreath to lay. Annually po, na involved sila. So, it is our hope that other members of our youth are able to get involved and participate in these different occasions. Another question po. Kasi tayo po ay nasa tuwid na daan na yun din po yung isinusulong ng ating Presidente Aquino. At mga previous years ay sinasabing may mga hindi karapat-dapat na tumanggap ng pension ng ating mga veterano. Ito po bang talaan ng ating mga Second World War veterans ay malinis na sa ngayon? Malinis na. As a matter of fact, nakipag-partner tayo sa Department of Budget and Management. Aside from the yung internal reforms na ating ginawa, isang napaka-epektibo na simpleng-simpleng reforma na ginawa natin, yung direct remittance sa pension servicing system. Dati minemail natin yung mga pension karamihan, and dalawa, tatlong taon nang patay, tumatanggap pa ng cheque. So ngayon 100% ay through the banking system na. At ang maganda niyan, yung bangko, katulong natin sa nagre-revalidate, kasi pag hindi gumagalaw yung account ng 3 consecutive times, ay nire-report sa amin at aming nabe-verify kung ano nangyari doon sa veterano. So, nakakagulat, nung nahinto natin yung pag-mail, yung first 2 years, naka-save tayo ng 4.2 billion pesos. Ganun kara, mind-boggling, no? 4.2 billion pesos. So, ibig sabihin, mga 2 billion pesos ang nawawala nung araw. At yung 4.2 billion na yon, na ibayad natin dun sa sinasabi ko kanina na arrears, o pagkakautang natin dun sa mga World War II veterans. Kaya, yan, sina General Banya, sina Commander Madayag, nakatanggap sila ng total administrative disability nung mga 2 Christmases ago para silang nakabonus. Yun yung more than 16 years na hindi nababayaran, nabayaran natin galing dun sa savings na yan. So tuloy-tuloy yung pag-release natin, yung cleansing ng, dahil number one na programa yan ni Secretary Voltaire Gasmin. Pero may dagdag ko doon sa tanong mo kanina, maganda yun yung pag-prepare nung sa mga veterano. Bukod doon sa pag-commemorate, ay nag-i-invest din tayo sa military shrines. Isa rin programa ni Secretary Gasmin yan. As a matter of fact, in-initiate niya yung pag-revive nung naglagay siya ng mini museum doon sa Department of National Defense, at yung sa Fort Magsaysay, yung Aquino Jokno Memorial, yung saan sila nakulong, pinaayos yon ni Secretary Gasmin. Kahapon naman ay kasama siya ni Presidente nung inauguration ng pep talk Korean War Memorial Hall, no? Let's say 43 million na initiative ng gobyerno natin yon. Binigay natin yung lupa. At yung Korean government naman, tumatanong ng utang na loob sa mga Pilipino. Nagpadala tayo ng tropa doon nung inatak sila ng mga komunista.
ay pinondohan nila yon. At kahapon nga, ay meron na tayong magandang museum doon na pupuntahan ng ating mga kabataan at ang mga turista din, ano? Para maipagmalaki natin yung Kagitingan ng ating mga bayani. We have about 7 military shrines. Yung iba sa inyo na hindi pa of course, sa Mount Samat nakapunta kayo, pero meron tayo sa Kapa Shrine, meron tayo sa Balantang, sa Iloilo, meron tayo sa Besang, meron tayo sa Daragayo, sa La Union, at nagpasa ng panukalang batas last year, approved na, yung Baliti Pass ay magiging shrine din. So we will invest, we will continue investing on these reminders kasi ito yung nagpapaalala sa ating mga kabataan sa nagawang Kagitingan at mga sakripisyo ng ating mga bayani. Maraming salamat. Dalawang party po yung programa po natin. Yung unang party po ay makakasama po natin si Joseca Batac at si Administrator Carolina. At yung pangalawang portion naman po ay yung mga opisyalis po ng Department of Energy. Kaya hilingan na po natin ng huling pananalita si Yusek Batac. For this year, ang ating theme for the celebration of Philippine Veterans Week ay Veterano, Tagasulong ng Tunay at Walang Humpay na Pagbabago. Ito po ay patunay na ang ating mga veterano, aside from laying their lives and making the sacrifices during the past World War especially, and the other wars where our country has been involved. Aside from those deeds, they continue to serve our country and our people. So even in their old age, they continue to be exemplars of true citizens, patriotic and nationalistic citizens of the Philippines. Kaya ito po ang kontribusyon ng ating mga veterano towards sa thrust ng ating gobyerno ngayon under the administration of President Aquino na ina-emphasize niya ang pagtahak ng matuwid na daan. Ang ating mga veterano po ang exemplars ng pagtahak ng matuwid na daan. Salamat po. Maraming salamat, Yusek Batac at Administrator Carolino. Sabi nila, we can only do so much to repay what our veterans have done for our country. And may bayani rin tayo na nagsabi na ang isang bayan daw na makalimot sa kanyang mga bayani ay makakalimutan din. A nation that forgets her defenders will also be forgotten. Kaya bilang yung huling pananilita ko sana ay hilingin ko na ibigay sa isa sa ating mga veterano kung maaaring makapagbigay ng huling maisipan nalita si General Banyes para sa ating kabataan. Magandang tanghali po. Ako po yung unit ko, USAP Penal Northern Luzon, is I think one of the biggest guerrilla unit during the war. We occupied the entire Northern Luzon, Cordillera Ranges, and there we were able to capture the stronghold of Yamashita, General Yamashita. And with that 3 months battle there, we were able to rot the forces of Yamashita and later on cornered him at Kalinga. To us, it is Bataan in the reverse. Because I'm an artilleryman and we overlook the position and binubur sight lang namin yung umuusok o ilaw sa gabi, putok. That's what they were the Japanese were doing in Bataan. So it is a Bataan in the reverse. So with that we were able to receive the surrender of Yamashita and it culminated the war in the entire Philippines. So with that we would like to leave this message to the youth especially.
that we put there without any thinking of salary numeration, and they should uphold, carry the flag, especially now that our nation is a little bit growing up, and to support the administration of our president. Thank you. Maraming salamat po at magkakaroon po tayo ng station break. Pagkatapos noon ay babalik po tayo kasama ang mga opisyales ng Department of Energy. Maraming salamat po.